Nagbabalik po ang Good Morning Inquirer. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning ulit sa ating mga kababayan. Suki na. Nitong ating palatuntunan, tayo'y napapakinggan kada araw ng Biyernes. Kami ho ni Ira Panganiban dito sa GMI 9 to 10:30 ng umaga. Ngayon ay 22 ng buwan ng Hulyo, 2016. Uy, Lunes na ho ang tinatawag na kauna-unahang sona ni Pangulong Duterte. Alam ko, marami talaga ang mag-aabang, marami ang manonood, marami ho ang makikinig. Dahil 16 na milyon ho yung umaasa eh. Doon sa 16 na milyon, idagdag mo pa yung mga hindi naman bumoto sa kanya. Pero naniniwala na magkaroon at mangyayari ang pagbabago. So, inaantabayanan yan sa Lunes. Dito na kayo manood. Oo, sa coverage namin dito sa Inquirer TV. Dito sa Radyo Inquirer 990. Dahil blow by blow. Ika nga, blow by blow talaga naman ha. May mga TV na, may mga camera na kami. Mapapanood na ho ninyo ang lahat ng kaganapan sa labas na kinakailangan ho ninyong malaman at mapanood. May kinalaman dyan sa SONA. At syempre yung mga araw-araw na kaganapan. Oo, yun hong mga balita tungkol sa anti-illegal drugs operations. Napapanood na ho ninyo yan dito sa Inquirer TV, doon ho sa mga may Digibox. Mas importante kasi ngayon na meron kang napapanood eh. Hindi lang napapakinggan, iba din dating ng napapanood mo yung eksena. Napapanood mo yung mga pangyayari para kitang-kita mo kung ano talaga yung istorya. At yan nga ho yung kaninang madaling araw eh. Napatay ho yung sinasabing drug lord na si Meco Tan dyan sa bahagi ho naman ng Valenzuela kaaga-aga. No? Nakapunta si Chief PNP ba to? Sa totoo lang eh, meaning ko na ako ang ako yung nagsuplong dito eh. nung lumabas yung Facebook post nito na ano ba yung binabanggit niya doon? Ang binabanggit niya eh, huwag kayong sa Bisaya yata yung ano eh, huwag kayong mandadaya, babanggain namin kayo eh. Sa kanyang Facebook. Ako yung nagsumbong yan, nagsuplong diyan sa press corps eh. Bakit ganito? Ba't may ganito? Bakit 'di ba apolitical dapat, walang kinikilingan ng PNP? Eh within the day tinanggal siya dun sa HRDD eh, yung Human Resource and Doctrine Department. Siya kasi dyan siya naupo dati bago malagay na Chief PNP. Oh, maya-maya within the day nirelieve siya dun sa HRDD. Pero in fairness, madaling kausapin, masipag at saka available ha. Kita mo sa mga TV networks ngayon, panay ang guesting si Chief PNP Ronald Bato de la Rosa. Talaga hong umiikot itong mama. At masipag na nagtatrabaho. Yun lang, mukhang hindi kaya naman maging distraction sa kanyang trabaho yung focus dito sa mga pag-guest sa TV. Although, welcome ho sa kanila kasi magpa-schedule ka lang. Kaya lang, sa dami ho yata na schedule, eh hindi rin ako mapagbigyan dito sa ating GMI. Si Rose nga, gusto daw maging guest, live guest ni Sir Jake at saka ni Arlene dito sa Banner Store. Tingnan natin, ano, ma-schedule si Chief PNP ba to para ho inyong mapanood ng live. Ito hong hepe ng pambansang pulisya si Ronald Bato de la Rosa. Nung isang araw ay nagluto ng maruya dyan sa isang TV channel. Kahapon naman ni naging contestant doon sa isang game show, noontime show. O, tapos kanina naman, nandyan din siya dyan sa raid sa Cebu Laboratory daw. Dyan nga sa Valenzuela. Nakikita naman ng pagkilos. At nakikita natin yung sinseridad nitong ating PNP para dito nga sa sinasabing 3 to 6 months. Kinakailangan ano ba? Yung sinasabi kasi nila natin ma-eradicate. Mawala talaga sana itong illegal drugs. Pero ang binabanggit naman talaga, mababawasan. Pero yun nga, no, tuloy-tuloy naman ho yung pagpatay. At kabi-kabilahi yung napapatay na mga drug suspects. Yung iba sumuko pero nagpapatuloy pa rin daw yung kanilang mga illegal na aktibidad. Kaya ayun, no? Pinuntahan ulit.
ng laban patay. Bagaman ni eh, alam niyo yun, yung ating mga kababayan ni ang sinasabi nga ng NCRPO si Director Albayaldi, mukhang hindi ho naman mukhang nagugustuhan ng ating mga kababayan itong nangyayaring ito, itong mga pagpatay na ito, kasi wala daw hong public outrage. Wala naman daw hong nagireklamo pati mga kamag-anak nito mga drug suspects. Eh, sa akin, maring hindi nga nagreklamo, pero syempre may mga sektor ng ating lipunan na sino ba yung gusto lagi na, alam nyo yun, nababasa mo araw-araw may patay. Kahit nga yung punerario nagreklamo na kasi hindi na ho nila maasikaso ng ayos yung mga nakukuha nilang patay kasi nalulugi na sila kasi sa nagagastos nila sa gamot. Kasi sunod-sunod, walang humbay. Imagine, punerarya na yan, nagireklamo. Ito naman ang atin lang ang atin lang lagi na sinasabi dito. Yun ho pagka ganyang anti-illegal drugs operations, dahil ako kahit ako mismo ayaw ko yan. Yang mga drug pusher na yan, sino bang may gusto niyan? Kaya lang syempre dapat laging legit, walang halong kaso. Hindi natin masabi kasi lahat, napansin niyo lahat ngayon ng mga napapatay may mga hawak na barid sa kamay. As in talaga hong gagawin na nila na ano ba yon, SOP na pagka may operation, kinakila. Nanlaban ng nanlaban yung ating script ba ang tawag diyan. Eh di dapat may baril. Nung isang kailan ba, nung isang linggo ba, nung isang araw yung napatay naman na umakit, kitang-kita sa video, nakuha na ng video although pinutol. Umakit doon sa bubong nakakarsonsilyo lang. Pagtutok ulit ng camera, inilabas na nanlaban daw, may baril ng nanlaban ng may baril daw. Iyon naman ang atin, di ba? Kumbaga, galang yung karapatang pantao. Although sinasabi ho ng PNP chief yan, huwag din abusuhin dahil malalaman at malalaman, lalabas at lalabas din yan. Kumbaga kasi yan, sinasabi nga natin, hindi naman po pwedeng labanan at gumawa ng krimen para labanan ng isang krimen. Gusto nating masawata ang illegal na droga sa bansa, gagawa tayo ng, di ba? Huwag naman kasi syempre may mga pamilya din. Lalo-lalo na ang mahirap dyan yung mga napapagbintangan lang at ika nga nadamay lang o hindi naman pala totoong drug suspect o drug pusher. Yun na lang ang mahirap. Yun lang naman ang ayaw na ayaw natin. Anyway, 10:22 na po ng umaga. Actually, sinusubukan nating makausap itong si Director La Peña ng PDEA. Out of coverage siya. Ito naman si Major Filimontan ay mayroong event. Oo, kausapin sana natin. May kinalaman dun sa pagpunta ni Pangulong Digong dyan sa West Mincom. Hindi rin siya available. Oo, talagang mahirap makahanap ng makakausap, may interview. Oo, sumbong kaya natin kay Digong itong mga to. Yung sa PNP AIDG kaya, si Rigor hindi rin nagre-reply sa akin pero anyway, 7 minuto na lang. Ano pang masasabi kaya ng mga yan? Wala na. Halos patapos na yung ating programa. Hirap namang makontak nito mga taong to. Oo, pero ewan ko sa mga yan. Namimili ba ng istasyon? dito nga sa Valenzuela aga nung sa reporter. Ang bilis. Andun agad, 4:44 nag-text. Pero kaibigan natin yan, si Maan Makapagal. Good morning. Testigo yata siya dun sa raid kasi siya yung pinakauna sa TV. Pero unang-una sa radyo dyan, si Jong Manlapas. Imagine. Ang tagal ng pagitan bago nakapag-report yung iba. Taga-radyo, ha? Imagine. Yan si Jong Manlapas, di ba? Stop krimen. Jong Manlapas. Yan, sana ina-expect natin, sunod-sunod na yung mga drug lords, wag ho yung mga maliliit lang. Ang medyo nakakasuya lang kasi nakita natin nga, kausap yung Peter Lim. Biglang, di ba, nung nagsalita si Pangulong Duterte,
ang dating tiyak na tiyak na talagang meron silang hawak na ebidensya dito kay Peter Lim. Oo, at saka doon sa yung mga general, yung tatlong aktibo at saka dalawang retirado. Doon lang din naman ako, ika nga, medyo napapataas ang ano ba, napapataas ang kilay. kasi, pinangalanan muna bago ngayon ang gagawin nitong mga pinangalanan, patunayan mo na inosente ka. Eh, di ba baligtad? Supposedly, ebidensya, gather ka ng mga matibay na ebidensya, i-file mo sa, di ba, i-file mo para sa, doon siya sasagot sa sugado. Pero baligtad, pinangalanan ka muna, saka nga yung magpapatunay na wala akong kinalaman. Baligtad ang proseso nangyari. Eh, pero wala tayong magagawa kasi presidente ho yung nagsalita. Yun nga lang, kasi lumalabas dito sa sinasabi kay Peter Lim, mukhang narinig ko kay Chief PNP ba to, wala daw silang sapat na ebidensya na maituturing para ho maipin down dito sa illegal drugs itong si Peter Lim. Eh, paano yun? Oo, binanggit na ni Pangulong Digong. Yung kayang tatlong aktibong general, napulkom na ho ang sinasabi na bahala dyan sa kaso. Alam nyo yung napulkom, recommendatory lang. Yung magiging investigasyon, resulta ng investigasyon, recommendatory lamang sa presidente. Depende sa Pangulo, kay Pangulong Digong kung ano ang gagawin base dun sa resulta ng investigasyon itong napulkom. So lalabas kung hindi, alam niyo yun, kung halimbawa lumalabas na guilty nga o may kinalaman nga o sangkot nga sa illegal drugs, edi it's up to the president kung to decide what to do with this general, itong aktibong general. Kung lalabas naman halimbawa na inosente, walang kinalaman, paano kayang gagawin ni Pangulong Digong dyan? Anyway, yan ho, maganda naman yung kampanya, anti-illegal drugs campaign ng pamahalaan na ito. Kaya nga, nung isang araw may nag-post yung kaklase ko actually nung high school. Kaklase ko dyan sa Muntinlupa, sa Alabang. Ang sinasabi, si Duterte daw rode a motorcycle, went incognito around Muntinlupa, particularly in Alabang. Ganun yung term ng ano niya, yung pinost niya na sa Facebook. And then went straight dun sa office of the mayor. Initially daw, hindi agad siya pinapasok ng gwardiya. Kasi nga daw hindi siya kilala. Nung tanggalin yung kanyang helmet, doon na lang daw naglabasan din yung mga PSG. Tapos nakipag-usap daw kay Mayor Fresnedi ng Muntinlupa. At pinaayos daw yung mga kalsada, kalye, dahil nga daw naglipa na yung mga sinasabing mga hawkers, mga vendors, mga illegal vendors, pati yung mga illegally parked vehicles. Kaya tinanong ko doon sa post niya, kasi for news purposes, for story purposes, tinanong ko, totoo ba yan na nagpunta talaga siya? Ang sagot sa akin ng kaklase ko, ayaw mo pa bang maniwala na nagkakaroon na ng pagbabago? Alam ko, anti-Duterte ka. Ibig mong sabihin, hindi ka pa rin naniniwala. Ayan o, kitang-kita na o. sabi ko, teka muna, alayo na sagot mo. Ang tinatanong ko, yung factual, nangyari ba talaga nagpunta si Duterte? Ayan, sabi ng kapatid ko, nagkaroon na ng pagbabago. Sabi ko, hindi yan ang tanong ko. Ang tinatanong ko, nagpunta ba talaga? Nagmotorsiklo ba talaga? Diba? Ang layo ng sagot dun sa tanong. Oo, ako naman, dahil reporter, media man, tinatanong ko, nangyari ba talaga? Di tinanong ko na yung office of the mayor, si Tess Valencia. Tinatanggi na nangyari nga yun. Unang-una, wala sa Pilipinas si Mayor Fresnedi. Nasa ibang bansa yata, kung hindi mo ako nagkakamali, Singapore. Tapos sasabihin yun, nakipagkita. Di ba? Ako naman, nakita ko pala, yung pala ay nakapost sa Facebook page ng Duterte, parang Duterte page. Tapos lumalabas, kinapipaste niya, so ang dating, kanyang post yun. Kaya ako tinatanong, baka ako nakita niya. Yung kaklase ko ay nasa Dubai. No, tapos text lang daw ng kapatid niya. 'Di ba? Sa akin naman, kinakailangan pa bang gawin 'yon? 'Di ba? And kami naman, yung mga hindi naman bumoto kay Duterte. Aminado naman kami, gusto rin namin at kailangan din namin ng pagbabago, kaya kami sumusuporta. Pero yung mag-imbento ka ng istorya at kasinungalingan para ano pa ba? Para saan pa ba 'yon? Nanalo na nga . Para ano pa at mag-iimbento ng ano mo yun, di lumalabas, hindi nga totoo. Di ba, mahirap yung sa Facebook kasi,
bago ka mag-repost o bago ka mag-share ng istorya o bago ka mag-post ng kung ano man ang gusto mong i-post, i-validate mo muna, alamin mo muna yung katotohanan bago mo i-repost o bago mo i-share para na rin sa'yo, sa sarili mo. Kasi kung kasinungalingan yung i-post, ikaw, nagiging instrumento ka ng pagkakalat ng misinformation. Paano pa yun? Para saan pa ba yun? Panalo na nga eh. Tapos pagka pumalag at nagtanong sa'yo, sasabihin mo eh, anti-Duterte ka eh. Wala nang anti-Duterte ngayon. Isang bansa na tayo. Anti-Duterte daw. Anyway, wala na ho akong panahon. Oo, nakikinig sa bahay si Mrs. ko, si Malu. Solo flight siya dyan kasi yung mga bata nasa eskwela na. Si Angela pumasok. Yung apat na kapatid pumasok. Di babatiin ko yung Mrs. ko na nakikinig. Sipag niya. Ano kayang ilulot ng tanghalian niya? Happy, happy listening. Si Kapo po Villanueva nakikinig din. Good morning, good morning, good morning. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Samantala, maraming salamat sa ating mga nakaagapay na mga reporter sa labas, Jens Cosio, Erwin Aguilon, Chona Yu. Sa ating technical side, si Erwin Makatangay. Sa ating camera, Raul Cosare. Good morning, maraming salamat. Sa ating produksyon, si Rose Cabrales. Ang ating writer, si Mama Jimmy Tamayo. At saka si Len Montaño. Ang ating desk supervisor, Donna Dominguez Cargullo. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, Ruel Perez, hanggang sa Biyernes. Maraming salamat. Magandang umaga. Happy weekend. Mabuhay.